Yo, what's up mga idol? This is Teo PH and welcome na naman sa panibagong episode ng ating vlog! Woohoo! Tae content! Tae content mga idol! Hello? Let's talk about tae content! And for today's video mga idol, no, medyo kakaiba yung gagawin natin ngayon because today we will going to have a quick reaction video on the very trending na tae content na ipinost ng ating kapatid na si Mr. Zach Lucero of Makina Works. Ayan mga idol, wala pong moto vlogger na hindi nakakilala kay Makina Works mga idol, no? Kasi sobrang galing niya, sobrang ganda ng kanya mga content and very galing-galing niya magsalita. Laking states yata si Mr. Zach Lucero of Makina Works. Pero dun dahil dun sa pinost niya sa social media, yan, very trending. Sobrang daming nag-react ng mga vloggers, moto vloggers and other YouTubers. Ayan, ilang oras akong nagbasa doon sa comment section and nakita ko guys, very ano, mix of emotions ang nangyari doon. May iba na binabash si Mr. Zach and of course, meron din mga iba na nag-agree din sa kanya at some point. Ayan guys. Ayan, kung hindi niyo pa napapanood yung video ni Mr. Zach, ayan, ilalagay ko po sa description box para mapanood niyo po yung video na full yun sa ginawa niyang parang follow-up video doon sa tae content mga idol. Hello? Let's talk about tae content. Ayan. Gago! And guys, itong portion na to na sinabi ni Mr. Zach, ayan, panoorin niyo to. Hindi naman nasusukat ang entertainment value ng isang video based on kung mala National Geographic ba yan or Discovery Channel o kung content man siya na hindi ka natututo or medyo mababaw yung pag-explain and all of that. Hindi yun ang tae content. Yan dito guys, medyo a little bit nag-agree ako kay Mr. Zach sa sinabi niya, no? When you talk about tae content, it's very subjective guys. So ibig sabihin, pag sinabing subjective kasi depende yan sa perception ng isang tao or kanyang opinion. So ibig sabihin, hindi po siya pare-parehas. For example, tae content para sa iyo, para sa akin hindi pala tae content. So ganoon, napakalawak pag sinabi kasi subjective, is depende pa rin sa tao 'yan, no. Parang ano 'yan eh, pag sinabi mo subjective, parang ano 'yan eh. Meron kang isang babae na tinitingnan, so para sa iyo maganda, para sa akin pangit. Pwede rin naman para sa iyo pangit, para sa akin maganda. So ganoon po 'yun. Google, marinig kita sa mukha eh. One of the basic example pag sinabi po nating subjective mga idol, no? Kasi guys, tandaan po natin, para sa akin po toon, my own opinion, there are two reasons bakit po ang tao ay nagpupunta sa YouTube. So the first reason is for them to learn something. So ganun po ako guys, pag gusto ko may malaman akong sa isang bagay or mga tutorials, nagpupunta po ako kay YouTube kasi sobrang dami ko po talagang natututunan doon. And the second one is for them to be entertained. Yan. Pag na-entertain ka sa isang video, regardless kung ano video yan, kung paano yan ginawa at na-entertain ka, di ba? Para sa'yo, hindi siya tae content kasi na-entertain ka. And that's one way na nag-subscribe ang isang tao. For example, ako, may nagustuhan akong video. So na-entertain ako, nahaliw ako, nag-subscribe ako. Ayan, kaya ayan mga idol, it's either of the two. Kung saan man doon ay nag-satisfy sa needs mo. So para sa akin, hindi siya tae content. So di ba? Kaya nga subjective, depende sa'yo yan eh. So ngayon mga idol, ang pinapoint out ni Mr. Zach Lucero, yan, pakinggan natin yung sinabi ni Sir Zach dito sa portion na to. Ang tae content for me, and if this is not subjective, is one, if you're going against the law. Number two, if it's content that is influencing people to do bad things. Or you're endangering innocent people also. Ayan mga idol, no, malinaw na malinaw para sa kanya, para kay Sir Zach. Yan, para sa kanya. And I totally agree naman dun sa sinabi niya. Ayan. Para sa kanya, ang tae content is if you influence others to do wrong, is para sa kanya is tae content. Ayan. Di ba? May in-example pa siya doon. Wala siyang binanggit
may nag-example siya, wala siyang binanggit kung anong channel, kung sinong channel. Basta sinabi lang niya is, for example, ikaw nagto-top speed ka, pero nasa main highway ka, wala ka naman sa speedway. 'Di ba? Parang para tinamaan. Putang ina. Gago. Para tinamaan yata ako. 'Yun para sa kanya, it's a wrong thing. And doon sa paggagawa ng mali, hindi na po daw subjective 'yun. Kaya sabi nga niya, kahit makipagdebate ka pa sa kanya eh, pag sinabing mali ka, is mali. Kahit ano pang debate ninyo sa akin, mali is mali. Hindi na yan kanya-kanyang trip. Mali talaga siya. Yun, para sa kanya, yung mga ganong content is para sa kanya, tae content yun. Yun po yung sinabi niya. So, at some point naman, medyo nag-agree naman ako kay Mr. Zach kasi talagang if you browse on the YouTube, manonood ka ng mga videos, there are some videos talaga na grabe. May mga nakikita pa akong videos na yung iba medyo malalaswa na talaga, hindi ko alam bakit nakakalusot pa sa YouTube yung ganun. Pero they are happy of what they are doing, mga idol, no? Yeah, yan. May nakita ko mga videos na yun nga, nabanggit ko kanina, medyo malalaswa, no? So may matutunan ka bang bagay doon? And ang masakit pa doon, if you try to look at with the views and the subscribers, sobrang dami po talaga ng mga subscriber nila, and in just a matter of an hour na upload nila, guys, grabe, sobrang dami po talaga ng nanonood. So ganun po. And syempre, siguro dahil na-entertain sila doon sa ginagawa ng ibang tao, kaya nga very very subjective po yung pag sinabing tae content. Depende po sa iyan, kasi meron pa rin naman talagang tao na nanonood ng ganyan. Pero ganun po man, mga idol, basta't masaya ka sa ginagawa mo at wala ka namang inaapakang tao, ipatuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Ayan, mga idol. Basta ang lesson learned lang din ang nakita ko dito kay dito sa video na inilabas si Sir Zach is, if you influence others to do wrong, is mali po talaga yon. Tapos ipapalabas po sa video. Yung para sa akin, parang I totally agree with Sir Zach naman doon sa sinabi niya. So, yan, mga idol, no? I hope naliwanagan tayo and we learned something about dun sa ipinost na regarding about sa tae content. But let's continue kung anong nakapagpasaya sa atin at wala kang inaapakan. Yan, just go with it. Ayan, mga idol. Yun lang po yung masasabi ko sa inyong mahalaga po. Basta wala kang inaapakan tao, larga lang tayo. Ayan, mga idol, no? So very very quick video lang po ito. And yan, gusto ko lang talagang mag-react dun sa sinabi ni si Sir Zach. Mabuhay po kayo, Sir Zach, and shout out to all the moto vloggers out there, especially sa Laguna Moto Vloggers. Shout out sa inyo, mga bro. Andito na po ako sa pupuntahan ko. Ayan, so until my next vlog, woo! Live, love, and ride! Woo!